Alright, good morning sa lahat, sa madaling araw na ngayon. At sa video na to, pag-usapan naman natin yung mga runes, no? So, ano explanation nila ng runes? Yung runes is something na ilalagay mo sa Axie and bibigyan siya nun ng passive powers, no? So, ito yung pagkaka-explain nila. Runes give new passive powers to Axies. Okay? Tapos yung charms, no? Wearables na nag-enhance ng inherent ability. So, sa last video, binanggit ko na yan, no? Yung pagbilang ng potential points at para saan yung potential points. Ngayon, silipin na natin yung mga runes. Kasi mayroon na tayo, guys, no? Makikita siya dito sa post ni Axie Management Tracker, no? Ninilagay siya doon na Google Docs. Google Docs ba yun? Parang spreadsheet yun. Spreadsheet, no? Itong spreadsheet na to, so maraming sumisilip, no? At merong part doon, like ito, no? Yeah, merong ditong part na runes. Meron ding charms dito, pero kakapain ko rin yan after this, no? Yung mga specific charms na meron tayo, isa-isayin ko yan. Anyway, so meron ng pangalan ng rune dito. Andito na rin yung effect. Tapos guys, pag pumunta ka pa sa dulo, meron kang makikita dito sa image, no? Kunwari itong calcium armor, no? Makikita mo na merong aquatic tapos defensive. Tapos if you go down, mapapansin mo meron din sa ibang class. Alright? So yun, no? At dahil dyan, no? Inayos ko, no? Ay, dinownload ko, sinort ko yung mga bagay-bagay at nabuo ko tong Excel na to. Okay? So dito, nilagay ko yung bilang na meron tayong 34 na runes. And then dito yung mga class, tapos kung anong type, pangalan, tsaka yung effect. Okay? So yan. Kasi pag nakaganito siya na ayos, mas matitignan natin. At guys, maraming revelations dito, no? Maraming revelations. Kaya hindi natin basta pwedeng i-discount yung class, yung katawan ng class. I think ito yung katawan eh. Like kunwari itong mga rune na to para lang sa aquatic na body siguro. Yun yung iniisip ko, no? So kada class, meron silang sariling rune na pwedeng suotin. Okay, as you can see here. Pero merong neutral. Ibig sabihin, inisip ko pag neutral, kahit anong katawan siguro, pwedeng masuot tong rune na to. Anyway, silipin na natin itong mga runes. Again guys, ha, ang context dito, passive effect siya. Passive. Okay, starting with the aquatic. Nakasort kasi ito alphabetical. So, defensive. Meron tayong hybrid. Ibig sabihin, mix ng defensive at offensive. Tsaka offensive. So, sa defensive, meron tayong calcium armor. Ang effect niya ito. Yung HP niya, madadagdagan ng 30. Di ba ang HP ng Axie? 320 ba yan? Plus 30. So, 350 na. Tapos, ang effect pa, at the beginning of your turn, gain shield equal to 3% of max HP. So, pampakunat, no? Pinataas na yung HP niya. Meron pa siyang shield na 3% of max HP. Calcium armor. Now, ito namang Hearty Warrior. Diyan po na tayo dito sa offensive, ah. Kasi nakita ko parang same lang, no? Dagdag din sa HP ng 30, pero yung attack abilities niya, deal bonus damage equal to 3% of remaining HP. So, kung ilan yung natitirang buhay, 3% nun, madadagdag sa atake niya. So, itong calcium armor siguro, maganda siya sa harap, no? Ito naman, remaining, so gusto mo marami kang buhay sa likod, no? Na aqua. Tapos sa aqua pa rin, no? Meron tayong bloodlust na hybrid. So non-multi-hit attacks, ibig sabihin yung mga isang bagsak lang. Makaka-steal ka pa ng 15 HP. Diba, tumira ka, may lifesteal konti. Pero pag multi-hit attacks naman, meaning at least dalawa or more, kada tira 4 HP per hit. So ang natandaan ko na pinakamarami atang hit is 4 ba?
So, kung 4, 4 times 4, 16 ang nakaw. So, iniisip ko, yung mga ganitong rune, para lang siya sa mga aqua class. Ngayon, tignan naman natin yung mga beast, no? Sa beast, aside from the 3 before, meron pang utility. Una natin yung defensive, pangolin skill. Cannot gain shield. Okay, wala siyang makukuwang shield. Pero, meron siyang passive effect na it will be taking 25% less damage. Next, dominant predator. Ang effect nito, you will be dealing 20% more damage against bleeding enemies. Tapos, take less damage from bleeding enemies. So, bibigyan ka na ng idea na ito. Maganda gumawa ng bleeding team, no? Kasi pag naka-bleed yung kalaban, mas malakas damage mo. Pag tinira ka ng mga kalaban mo na naka-bleed, mababa lang makukuha mong damage. So, yun, no? Pero dapat ang katawan mo, beast. Yun yung iniisip ko, ha? Next, offensive, reckless hunter. Deal 20% more damage. Walang condition, no? Pero, take 10% more damage. So, ano siya, parang glass cannon na rune. Next, utility, endless anger. But guys, ah, passive effect to, ha? So, continuous to. So, gain 3 rage when your turn starts. Wow, tatlo agad. And each rage grants 1 bonus damage. Like, binanggit na ito, no? Binanggit na nila yan. Sa bawat rage, may bonus damage. So, okay ito, no? Kumbaray, round 1, ay, turn 1, ikaw natitira, may 3 rage ka agad. Pampano. So, itong mga runes, parang bibigyan ka na ng idea, no? Kung papaano yung direction ng team mo. Di ba? Pwede rin, no? Okay. Next, sa bird naman. Defensive. Venomborn, no? So, effect niya, poison on this Axie grants healing 1 HP per stack instead of HP lost. Wow! Pangontra sa poison. Di ba? Di ba ang poison, babawasan ka ng... Ano effect nun? Poison. Babawasan ka ng 3 HP per stack. So, hindi na magiging 3 HP per stack, guys. Kasi instead instead of 3 HP, 1 HP per stack na siya. Oh, 'di ba? Venomborn. Ano siya? Ano siya? Passive effect 'to. So pag may poison team ka na kalaban, tapos naka Venomborn. Parang every time na pina-poison kanya, nagihil ka. Grabe, sobrang pangontra sa poison. Next, hybrid Raven's tactic. Deal 20% bonus damage if HP is above 50%. So, siguro sa likod mo ilalagay ito, no? But then, if below 50% naman, take less damage. So, pag marami pa buhay mo, malakas yung bawas mo. Yeah? Pero pag konti na lang, mas kumukunat ka. So, medyo flexible to, no? Hybrid nga siya. Another, offensive, energy guru. Attack abilities also deal 5 damage per energy cost to all enemies. Okay. So, kunwari, yung bird na yan, gumamit ng attack ability. Okay? So, usually naman, ang attack ability, 1 energy, no? So, aside from that attack na single, or pwede rin, o AoE siguro, no? Pwede ka mag-AoE. Yung energy cost na magagamit nung Axie na yon, nung may energy guru, i-times mo ng 5, kunwari naka 3 energy ka, times 5, 15, damage to all enemies yun. Diba? 5 damage. Yeah, ganun yung effect, no? So, yung Axie na may energy guru, pag gumamit siya ng energy, kunwari 3 energy, i-multiply mo sa 5, tapos AoE damage yun. Next, utility, feather descend. When your turn starts, grant 2 feather to your team. Okay, so libreng feather. Okay, so next naman, yung mga bug. Okay, defensive, vault builder. When your turn ends, gain shield.
equal to 3 times number of cards in your discard pile. So, sabi natin may 10 cards doon, 10 times 3, 30. Yeah, 30 shield, no? 30 shield. In sa taas ba? Parang mas okay ba 'to? Ito 30 shield tong Vault Builder. Compare natin dito, like max HP, no? 320, 'di ba, max HP? So 320 times natin. 320 times 3%. 9 lang pala 'yon, maliit lang pala, no? 9.6. So ito, kung may 10 ka. So depende 'to, eh, no? Depende sa rotation ng cards, eh. Anyway, next. Bag pa rin, Rune Shield Leecher. Okay, tignan natin 'to. When your turn starts, so to starts naman. Okay, steal, makukuha mo 50% shield from the enemy with highest shield. Woo, ganda. Pero yun nga, hindi pa tayo sure, no, yung mga secret cards. Like, pag gumamit ba ng secret cards yung kalaban, nandun na yung shield. Yun yung ano, sana ma-confirm yun. Diba, pag gumamit ka ba ng secret sa Axie, yung shield ba dun papasok na or kailangan atakihin muna? Sana ma-confirm na, kasi ito, dito mo maano yan, eh. Doon mo ma-check kung effective 'to. Kasi karamihan talaga ng defensive card secret. So kung yung mga secret na 'yon lantad agad yung shield, then this is good. Mananakaw mo, no? Anyway, next. So yun yung isa nating question, sana masagot 'yon, no? Alam ko hindi pa na-confirm 'yan, eh. Next, Rune Offensive Sturdy Fighter. Non-multi-hit attack abilities deal bonus damage equal to the current shield. So ano ba to? Yung leaf bug, di ba? Nagbibigay ng shield yun. Kinukombo sa square teeth. So pag so yung Axie na may square teeth, ilan yun? Di ba 30 plus 30, 60 plus 25. So 85 damage plus, ilan pa shield nun? 85 damage na plus shield ulit na 60. Ano pa lang yan, ha? Wala pa akong ginagamit na shield cards. 145 agad. So ito maganda to sa Axie na ano. Ito, itong Sturdy Fighter. Non-multi. Yeah. Pwede to sa ano, yung may, ano ba yun? Yung 2 energy cost na power. Bumpy, 'di ba? Pwede sa bumpy. Tsaka yung ano nga, double leaf bug na merong square teeth. Yan. Dito 'yon, dito papasok 'yon. Parang malakas 'yon, ha. Ito na, eh, no? Para sa kanya 'to, eh. Ano pa? Next. Utility, Rune, Collect and Protect. In add rounds, ibig sabihin 1 3 5 7 9 mga ganun. Draw one additional card when your turn starts. Kasi guys, sa laban, 'di ba, it's either add rounds ka or even rounds. Kung ikaw mo una, add rounds ka. Ikaw pangalawa, even rounds ka. Ngayon, pag even rounds naman, okay, pag add rounds, draw one card. Pag even rounds, gain 30 shield. Kung sino 'yung nakasuot ng Collect and Protect. Okay? So ayun, 'no. So ano bang mas okay dito? Draw one card or 30 shield? Draw one card na lang siguro, no? Para kahit sa likod, pwede. Next, mga Dawn, no? So dapat Dawn yung katawan. Ano ba yung mga pwedeng suotin? May defensive, hybrid, offensive utility. So first, defensive arcane protection. Take 5% less damage per buff on this Axie. So maganda tong effective to kung yung team mo is very buffy, no? Maraming buff. Kukunat, no? Okay? Ang dami niya ng buff, meron pa siyang 20% max na damage reduction. Goods. Hybrid, Heaven's Echoes. Other teammates, okay, so medyo mabait to, no? Yung mga kampi niya binibigyan. Other teammates gain 1 damage boost whenever this Axie attacks.
Okay? Tapos, other teammates gain 8 shield whenever this Axie uses a skill. So, pag umatake siya, damage boost. Pag nag-skill siya, shield. Okay? Pero, hindi kasama yung tumira, no? Yung mga kasama niya lang kasi teammates, eh. Next, another. Dawn Offensive Celestial Might. Deal 5% more damage per buff on this Axie. Ito parang para siyang arcane protection, pero ito kasi arcane pampakunat, ito naman pampadamage, no? So 20% maximum increase in damage per buff. So pag meron kang apat na buff sa Dawn na to, yeah, 20% increase in damage. Next, Dawn utility rune Holy Prayer. Okay, solo, nakalagay solo. When your turn starts, remove one curse in your deck. Okay. Tapos, heal all teammates for 20 HP when successfully removing a curse. So, pangontra to sa mga curse decks. And as we know guys, yung curse decks is yung naglalagay sa discard pile mo para pag naubos na yung deck pile mo, masasama yung mga curse cards dun sa bago mong draw pile. Di ba? Kasi yung discard pile magiging draw pile, di ba? So, ayan. Next. Mga dusk naman nakatawan, no? Tignan natin. Defensive. Wicked Ward, no? Ano effect nito? Gain 15 shield whenever you play a curse card. Well, hindi naman lahat ng curse card playable, right? Oh, maraming unplayable, eh. Yeah. Well, medyo ano pa dito, may question mark pa dito, no? Kasi itong mga card na to, even though they are unplayable, may effect siyang ano? May effect siya eventually, no? So I don't know kung it will be considered played or not, no? Yeah, basta ito ganyan, no? Whenever you play a curse card. So parang pangontra sa curse din siguro, no? Medyo pangontra din. Nakakuha ka ng konting benefit sa mga curse na nilagay niya sa'yo. Kaso yun nga, unplayable to, ah. Yeah, anyway. Basta yun. Hybrid. Ano to? Malediction. Kung tama pagka-pronounce natin. Deal 10% more damage against debuff enemies. So, para siyang ano, yung, ano ba yun, yung puwet, allergic reaction. Tapos, take 20% less damage from debuff. Okay, so parang ano to, no? Parang yung kanina. Pero kanina kasi bleed lang, no? Sa ano, beast, no? Itong dominant predator, no? Sa mga bleeding lang. Pero dito sa dusk, basta debuff, no? Deal more damage. So ito 10%, 20%. Sa beast ba? Ilan yun? 20-10. Ito, 10-20. Ah, binaliktad lang, no? Next. Offensive rune, cursed ritual. Attack, deal 3 bonus damage per curse card in your deck. So medyo pangontra to sa mga curse cards, no? Pero cap at 15 damage lang pala. So, hindi masyadong malaki yung increase in damage. 5 lang pala yan. Next, utility rune. Gloomy Dice. So, pag ikaw yung add number, yung 13579, apply Hex to all enemies for 2 turns. Sa lahat? Wow, ano may effect ng Hex? Ano yung effect ng Hex? Whenever the target uses a non-attack card, non-attack, shuffle one confused. Usually naman puro attack eh, di ba? So may hex, add numbered. When your turn starts, next. In even numbered rounds, like 2, 4, 6, 8, 10, okay? Ano? Anong effect na to? Sorry. Ito lang. Hindi ka ma-move na maayos eh. Apply fear to all enemies for 2 turns when your turn starts.
Ah, when your turn starts. So parang okay. So parang one turn lang to gagana. Well, yung fear, ano ba effect ng fear? Maganda yung fear eh. Yung fear kasi attack card. Shuffle one confuse. Ah, okay. Ito kasing fear attack card, malalagyan na confuse. Itong hex, non-attack card confuse. So for me, mas madaling i-trigger yung fear. 'Di ba? So pag even numbered rounds for me mas applicable. So may magaganon pa no, tsambahan bisa sa ikaw yung una, yung pangalawa, 'di ba? Next, pang mech naman, dapat mech yung katawan nito. Defensive last stand. When taking a fatal hit, ito yung sinabi na ni ano no, Masamune. Tama, take ka na ng fatal hit, survive with 1 HP at until end of turn. Oh, 'di ba? Until end of turn na. Active one time per battle. Yeah. Active one time per battle and apply an irremovable heal block. Hindi na siguro may heal, no? Pag, yeah, heal block daw eh. Anyway, yeah. So ito yung sinasabi ni Masamune na ano, na possible na pag mamamatay ni Axie mo, may matitirang 1 HP. Yan, na-imagine ko ngayon mga ganito sa beast to eh. Pero sa mech niya nilagay, no? Sa mech nakita. So, last stand, no? Okay. Next. Mech hybrid rune. Adaptive program. Gain 10 bonus shield from cards. Okay. So, sa sayo, sa kakampi mo. Okay. Pag binigyan ka ng shield, may bonus 10. Ngayon, gain 3 damage boost whenever using a shield ka. So, pag siya mismo gumamit ng shield, meron pang extra na damage boost, no? So, ganito. Pag siya yung gumamit ng shield sa kanya, 3 damage boost, 10 bonus shield. Pag yung mga kakampi niya nagbigay ng shield sa kanya, bonus shield lang. Next, make offensive rune, Zap Armor. Deal 20% more damage if this Axie has shield. So, ang condition dito, dapat may shield ka. Next, neutral. Offensive. Offensive lang pag neutral. Rune, shield backup. Effect. Non-multi-hit attack, yung mga single target, abilities, deal 10 bonus damage. So, napaka-simple, no? Bonus damage na 10. Okay, next, sa mga plant naman, no? Plant na defensive, Gaia's Embrace, effect niya. Shielding abilities, restore HP. Okay. Okay, basta mga shield, no? Equal to 100% of shield gained but grant 20% less shield. Okay, so ang ginagawa niya, kino-convert niya yung mga shield into HP. Tapos, yung shield na dapat makukuha nila magiging 75% na lang. Maganda, no? Ang kunat niya ito, no? Shielding abilities, let's say 70. Okay? Restore HP equal to 100% of shield gain. Yeah. So may heal ka ng 70. Tapos yung shield mo na 70 magiging ano na lang. Magiging 56. Okay din, no? Kunat niya ito. May healing tapos nabawasan ng konti lang yung shield. Okay din to ah. Sa Aqua ba? Ito maliit lang kasi no. Akala ko malaki. Like 320 times 3% guys. Ano lang eh. Mga 10 lang. Wala pang 10. Ito matindi to no. Plant pa rin talaga yung tatangke. For me ah. Tingin pa tayo. Ito yung pinaka-defensive kasi eh. Paano pag offensive naman? Offensive rune, Miracle Leaf. Start battle with 3 leaf. Non-multi attacks consume 1 leaf and deal 15 bonus damage. Wow. Okay. Start battle. Battle. Kapag sinabi kasing battle, buong game na eh. Or start turn. Ayan yung ano ha. Start battle daw with 3 leaf.
non-multi-attacks consume 1 leaf and deal. So 45 ano to? Overall 45 bonus damage. Buong game na 'yon kasi battle yung ginamit, no? Dapat turn eh. Anyway, next, plant utility rune healing pulse. Okay, again passive to, ah. All teammates regen 8 HP when your turn ends. So every end ng turn may 8 HP. Tapos yung healing card effects niya madadagdagan ng 20%. So maganda to sa mga Axie na mga may healing. Kung maraming healing, maganda. Heal pa more. Healing Bading is real. Healing Bading, no? And finally, mga reptile. Guys, ito na. Dito nyo mapapansin, guys, from the words here, na kung gusto mong gumawa ng poison team, dapat ang katawan poison. Ay, dapat ang katawan reptile. At na-observe din natin yan, no? Napansin ko na karamihan ng mga poison cards nasa poison class. Anyway, defensive rune, delayed protection. Ang effect niya, when your turn starts, gain 12 shield for each attack this Axie took in the previous turn. So kung ilang beses siyang inatake nung turn ng kalaban, times 12 magiging shield. So for me, sakto lang, no? Hindi naman sobrang ano. Next, so hindi pa siya poison, no? Ito na yung poison, no? Hybrid rune, poison touch. Apply 1 poison to attacker. So pag inatake siya, I think, ha? Yeah, pag inatake siya may mapo-poison yung umatake. Tapos take 20% less damage from poisoned enemy. So yun ito, guys, no? Yan. Gusto mong suotan yung Axie mo niya, no? Pag inatake, mapo-poison siya. Another offensive rune, Venom Master. Attack abilities apply 1 additional poison. So yung mga AoE, okay, may extra na ano, poison sa paglapag. Parang Slay the Spire, no? Tapos yung mga non-multi-hit attacks, deal 1 bonus damage per 2 poison to target. What? Non-multi-hit attacks deal 1 bonus damage per 2 poison to target. Yeah. Sa bawat dalawang poison niya, merong isang increase damage. Yeah. Okay. Then lastly, Reptile Utility Rune, Regenerator. When your turn starts, cleanse 2 random debuffs if HP is full. Tap or recover 10% of max HP if HP isn't full. So 10% ang max HP naman 320. So 32 HP, no, per turn. Itong effect. So itong poison touch, Venom Master, I think yan yung sa poison, no. Yeah. So nasa reptile, no, talaga yung mga poison oriented na hindi lang sa cards, pati rin sa runes. Alright? So, yan na, no? Yan na yung listahan ng runes natin na nakuha natin kay Axie Management Tracker. No? I don't know if this is legit, no? Hindi ko alam kung na-confirm to. Pero, nandun kasi sa, ano nila, sa, ano tawag dito? Sa Google Docs. Okay? So, yun lang for this video, guys. Aayusin ko ulit to. Ayusin ko to, guys, para makuha naman natin yung mga charms, no? Kasi nakahalo kasi yung mga skills dito, eh. Tsaka yung ibang description. Yeah, kailangan pa siyang ayusin para matira yung mga charms. So, titignan din natin yan. Anyway, so yun na for this video, guys. If you like the video, i-like natin. Subscribe sa hindi pa nakasubscribe. At yeah, see you sa ating next video. Maraming salamat. Grabe, 30 minutes, pero yeah.